Mamaya-maya lang po, mag-uumpisa na tayo ng ating programa dito sa araw na ito, ngayong March 20, 2020, at ating pong ko-cover ulit, syempre, ang sikat na topic ngayon, ang COVID-19. This is a special barangay broadcast for Barangay Margot. Mamaya mapapakinggan po natin si Kap-PT ng Barangay Margot patungkol sa mga napag-usapan o discussion ng mga presidente ng DECA Clark HOA officers natin. So mamaya-maya po yan. So habang naghihintay po tayo, patugtog po muna tayo. Nag-aanyaya sa bawat isa sa sino mang naka-tune in ngayon tanghali. Ngayon po ay mag-aalas 4 ng hapon, March 20, 2020. Ang ating date ngayon, ngayon po ay araw ng Biyernes. Ako po si Eric Tan. Samahan niyo po ako mamaya sa pag-discuss natin sa mga nangyayari dito sa ating barangay. So inaanyahan ko yung mga kapitbahay natin na walang ginagawa na mag-tune in sa ating live broadcast dito sa Facebook. Pabate, pwede rin po siguro. Test broadcast po tayo ngayong araw. Live, Facebook.
test broadcast at pakinggan po natin ang pag-uusap o discussion ng ating barangay chairman dito sa Margot at ng ating dalawang presidente ng DECA Clark Phase 6 at Phase 7 hanggang Phase 11. Tanong po siya sa akin, paano daw set up yung audio system natin dito. Bali, gumagamit po ako ng M-Audio. Ang brand po nito yung M-Track 2x2 C-Series. Tapos, kinonect po natin siya sa team PC. So, yan po yung narinig yung tunog. Ewan kung maganda. Akin pong inaanyayahan yung ating mga taga-barangay Margot na kayo po ay mag-tune in dito sa ating FB live broadcast. Punta lang po kayo sa FB page ko, Eric Tan, eric.tan.125. You can search Facebook and tune in sa ating live broadcast this Friday, March 20, 2020, at ko-cover po natin yung in a barangay level perspective, what's going on sa ating health crisis na kasalukuyang na-experience ngayon. Okay, mamaya-maya lang po marinig po natin ang ating mga opisyales. Mag-tune in po kayo. Ready na po ba kayo na mag-tune in sa discussion ng ating barangay chairman at ng ating dalawang HOA DECA presidents sa ating barangay? Natin ang pag-uusap nila Chairman Jose Bagang ng Barangay Margot at ng ating dalawang presidents ng DECA Clark Homeowners Association, si Ginoong Nico Pasyon at Roman Palo, ano, Phase 7 at saka 11 niya na presidente. Si Sir Nico Pasyon naman ay presidente naman ng Phase 6 DECA Clark.
ito po ang kanilang pampanayam kahapon kay Chairman Bagang. Panoorin po natin. Kanina may pera. At sige na, di may panulat ngayon kilo eh. Dali mo lang ang plastic. Ah, fake mask, fake mask. Wow, fake mask. Ngayon, ang importante ngayon, magdamayan, samaan, wala yung problema, darating. Huwag yung nag-tetes pa sila na nakakasahit sa kalinta nila. Hindi naman sila nabiti patakwal. Iwasan na yun. Dahil ngayon, crisis. Yung ibig sabihin ng crisis. Yan lang ang nangyari sa ating dito, yung crisis na yan. Tumutok ang tinutubo. Ganun na. One week lang, days lang. Magkabagyo, let's go. Pero ito, hindi natin alam kung kasama nila natin. Sabi nga po nung kapitbahay ko, buti pang zombie to kasi alam mo may susuntokin ka eh. Yung head ko, hindi mo alam. Alam mo siya ba, Hick? Nagpalabas yan ng sa budget nila. Hindi na kayo. Ang ginawa niya, ginagawin na ito sa kayo. Binigyan pa yung babae ang bilyan ko. Itaw sa... May malaki yan. Ano po? Ginawa nila ang pera nila. Hindi pwede. Project. Chicken, buto ngayon ka to day? Buti nga, chicken ha? Very good girl, di alatan natin yun. Chicken ka, chicken ka. Kasi lang sa akin kanina rin ang lulog ang home noodles. Kaya nga diba, ano sa puso? Hali, banyan lang passes or written guidelines. Kailangan kayo man. Hali, mga nang gawin mo. Yung pagawa ko pa siya, wala akong idea. Okay. Kota kay, balang mali, hindi mo ba? Hindi, may pangyakataw, hindi magaling. Okay. Yung meron po kayo, parang passes. Parang passes. So, every household, hindi ganyan sa passes? Isa lang, o. Okay, yun yung nakalimin na. Okay. Ano? Attitude, awa. So, manibat ang laki, ayaw yun nga. Abi, kaya kayo. Akin ang laki. Okay, naka-tune in po ba kayo? Ngayon po ay kasalukuyang nagdi-discuss na ang ating mga authorities sa barangay level at sa Deca Clark HOA officers natin. Nakikipag-usap na po sila. Ito po yung nangyari kahapon. Kaya kung hindi pa kayo naka-tune in na po kayo. Maganda po yung usapan. Pwede po kayo mag-comment dyan sa baba, no, ating Facebook Live, okay? Kung
ikot sa mapping kung ilan ba kayo sa bahay nyo. Sulat na. Kagawa tayo ng announcement muna. Kailangan ko muna ng... Halimbawa, block 1 to 5 muna ako nang pupunta sa ganitong oras. Tapos 6 to 10, itong... Kasi parang mas ano... Pero yung mga natisinga, huwag niyo may bawal. Ano? Dahil hindi siya makalabas, wala sa mga pinipagkain sa mga. Kailangan yan. Ano. Pero yung nagtitinda, kaya di silang mamili, yun lang sa tao. Or pwede madami nga, per pace, ay per block, meron ka isang tao doon, halimbawa, si Ma'am Jessa sa phase 1, siya na lang pupunta ng mga taga phase 1. Ay phase, oh, block 1, sabihin natin. Tanto block. At saka yung mga nagtitinda ngayon, yung mga Alabi, Magdo, tawag ka lang. Opo. I-deliver siya yun, yun lang sa big plan. Kasi ang gano'n yun. Ah, so hindi siya pwedeng i-deliver sa loob? Hindi pwede siya. Ang layo po yun lang. Ha? Kasi, nagpunta sa Jalabi. Ay, sa bakit. Hindi ka sa gate. Opo. Huli mo sa gate, hindi makapasok. Ay, Kap, yung tungkol sa ano, sa mga pulorong ng tricycle, kasi siyempre meron tayong ban sa transportation. Eh, dahil ang deka sa loob, magmula gate ng ganun kalayo eh. May mga nag-volunteer kasi kahapon ng mga ano, which is sila yung colorum kasi, na magbibigay yung pasada sa loob. Pwede po ba natin sila? Actually ito, kinuli sila kahapon. Kinuhali mga tricycle. Hindi kasi, utos sa ano yun eh, sa mga hopefully, nakikinig po yung ating mga kapitbahay sa DECA. Ito po ay mahalagang usapin. Kung may mga katanungan po kayo patungkol sa mga nangyayari sa ating kapaligiran dito sa Barangay Margot, particular sa DECA, maganda makinig po kayo sa usapan nila Chairman Jose Bagang, Presidente po ng P6, Nico Pasyon, ng P7 hanggang 11, Mr. Roman Palo. Tune in po kayo at pwede po kayo mag-comment dyan. Baka may tanong kayo, eh, follow-up question natin pagka sila po ay muli na nagkausap-usap. Bawal na ang katoro. Bawal talaga ang transport. Ngayon, sabi ko nga kayo, yan. Yung presidente nila, bet ka ko, kasi kumisan yung mga tao, maawa ka. Kumisan, sa Sabang Bato, galing na, sarado na yung bid. Mga kontrata yan, wala silang mga sakyan, ang gagawin nila, lalakad na lang. Diba? Ngayon, kung lima sila, ani, dapat kaya meron kayong price nga doon, yes, it's a price of bank. Magbabay, parang yung pinalis din yung trabaho nila. Pero ang ka-price of bank. Kung sila lalabas, uuli sila doon. Yung mga, kasi yung mga tao, siyempre lalabas sila, uuli sila. Wala sa kanya. Ngayon, pagdating dito, meron silang masakyan ang ka-price of bank. Hindi nakakabaho siya sa bank. Yes. Pwede rin siguro yun. Pero no? Sa amin nga po, sa Doblak, parang i-drop sila sa gate ni DECA, papasok ng DECA, yun sa amin right ngayon. So, pero dahil pinastop. Kasi sa inano ko, pwede rin yun eh. Okay. Kasi yung... Bali, ang pinag-uusapan ngayon kahapon, isa sa napag-usapan yung transportation service within DECA. Clark, hindi ilalabas, ano? Yung nangyari po sa Pasig na sinita po ng DILG, yung mayor po doon, ang pagkaalam ko, pinayagan ni Mayor Soto, bumiyay yung tricycle, ano? To supplement yung mga pumapasok na skeletal employee na kailangan pa rin mag-duty. At kagabi nga po ng mga around 1 a.m. ng madaling araw, nagpalabas ng speech ang Pangulo patungkol doon sa pagsunod ng mga procedures in a nationwide level. At dito nga na parang nasaway ni Secretary Anyo ang mayor ng Pasig dahil pinayagan niya yung mga tricycle na magbiyahe. Dito po naman sa atin, sa dako ng DECA, hindi lang natin alam kung kaparehas ba ng senaryo, no? Kasi yung ino-open na topic dito ng ating mga DECA presidents ay yung pagbiyahe ng tricycle sa loob lamang ng DECA, within DECA subdivision. Pakinggan po natin yung kanilang pag-uusap. Lockdown natin.
Siyempre yung tao yung hindi lang yung pera ni nabod dyan eh. Opo eh. Kasi yung iba kartun-kartun po yung bit-bit, aakitin mo yung face one. Oh. May baka siyang dala yung actually naka-standby. Pero hindi naman siya yung bumaba sumaya. Hindi naman po. Hindi sila pinapalabas. Dapat yun mo yun lang yung ID. Opo. Nakuha na dyan ID. Pero kasi yung first day lang po, first sa second day lang po ginawasan yun. Para kasi siya po. Biglaan po kasi yun, kasi yung iba nagpanik ba? Hindi namin pinapapasok. Kaya sabi ko sa mga dami ko dito, na oras na kabarangay natin, mag-istiga kayo na mabuti. Dahil yan, hindi siya nung alam naman mo yan. Huwag mo sabihin na, wala ko. Yung mga pamilya mo, wala ko sa mga sakit. Paano natin maiwasan yan? Dapat, yung mga sakit na iba, anak mo, pinagbigyan mo, walang pasok. Sige, mag-SM ka, ito. Pumunta ng SM, eh nakagilap na sakit. Pagdating niya lahat, kayo po, tas. Yan, ganyan ang lockdown. Para hindi napapasok yung virus. Ma-control natin. Kap, itanong ako, no, yung regarding sa coordination natin doon sa mga suspected, halimbawa, person under monitoring dahil galing nga ng Maynila, sa maraming buhay ng Maynila, i-re-report po namin sa inyo yung mga yan. Hindi, meron kayong ano ah? Yung binigay nila? Yung ano, yung hatlay? Meron kayong tatawagin? Kaya ano, sagat-sagat. Ito ah. Ito kayo panunin lang. Yung sa akin, yung sa barangay level, yung natawag na BERT, yung sinabi ng doktora, yung Barangay Health Emergency Response Team. So, ang tanong, meron ba tayo kung ganun dito sa barangay level? Ano yung PIRS? BERT, kuwan tako, yung BERT. Barangay Health Response Team. Yung mga ano po dito, health worker, yun. Araw-araw, yung duty sila. Kasi parang yun po yung ata yung proseso eh. Pagka na, may naano sa barangay, i-consult si na sa BERT. Tatawag. Tapos ang BERT ang mag-refer doon sa corresponding ano. Oo, ganun na. Kailangan, may communication. Apo. Kami naman, ang communication namin, na KBO. Apo. Yung mga, ano naman dito, health center, sa DOE. Yung mga barangay gano'n, sa Pisenobo, sila tumatawag. Kanya-kanya naman eh. Sino po ang pwede namin kausapin? Halimbawa, meron na kami listahan ng mga persons under monitoring. Kanino po namin pwede ibigay yung listahan? Dito na. So parang direkta na din. Dito po sa barangay, wala po tayong parang isolation room dito or container, something like that? Sa ngayon, wala. Ang inaano ko lang ngayon, yung ginawa ni Mayor o yung sa okay, health worker. Ah, yung health center po daw? Oo, yung health center. As a possible. Kung magkakaroon ng ano, magagawa ko ng ano yun. Pwede nyo po. Apo. Ang hirap lang, wala po kuryente yun. Pwede po siguro natin sabihin kay 8990 para maglagay sila ng tap. Pwede yun, emergency. Pero safe po ba kayo? Kasi masyadong dikit siya sa Phase 6. Hindi, kasi kung dadali mo sa hospital, tatanggihan din yun. Totoo po yun. Ngayon, may naglat ka lang, may ubo ka lang, hindi naman yung corona, ma-quarantine kang 14 days siya, no? Apo, totoo po. Ha? May naglat ka? Apo, doktor na ako. Quarantine ka nila ng 14 days. Pero meron po kami isang case kagabi, na pero hindi naman siya gating Maynila, parang nagkaroon lang ng laglat. Yung babae ka allergy. Kinagabi natin, nakauwi siya. Allergy lang daw ang nag-cause. Kaya naman sa amin kagabi, galing sa akin. So, nakuha ko siya service. E, pagdating sa akin, eh, doon ka! Eh, nanginginig siya ng gano'n. Sabi ko siya lang, ba't hindi na lang ito? Ano naman ng ano? Lalo, nanginginig daw. Masyadong ma-experience dahil. Ngayon, sinubukan ko mga gagawa. Tinawi ko na. Ngayon, siya sa tiyan, service. Sabi nung DJ, James, huwag ka muna dahil. Paano nito ka? Makalara, sabi ko kayo, ba't hindi mo? Ha? Eh ngayon mga sa tinawagan ko. Oh, ano ka? Sige, ano yun? Ano yun? Yung meron dito yung dinala. Kailangan ng tulong. Oh, ka, sige, tulungan natin. Ang problema, dumating sa akin, nanginginig na sa ibang ano yun. Ngayon, ang gagawin nyo, dali nyo muna sa ONA, saka sa JBL. Ang service lang dito para
Kap, maawa ka naman sa amin. Ayaw namin maawa. Kanya. Opo. Dapat provided din sila ng munisipyo ng... Protective gears, no? Dumating yung mga pulis. Ha? 1 meter, isang metro ang layo nila. Saka may guwant sila. Sila may gamit, oo. Ayaw nilang magipag ng galamano. Sabi naman nila, ganyan ang ano sa amin siya. Kaya kayo, ganun din ang gawin mo. Ganyan ginawa ng... Ganyan ang mga sa mga isang in general na lang din ka parang yung nag-volunteer mag-print sa kanya na lang. Yung format na binigay ni Kap. Na-picture ako naman yung binigay ni Kap. So, dadala natin yun. Yung logo na lang pa rin. Oo, isang ano naman lang. Isang itsura ka doon. Kasi, pala yung signatory. Kasi yun sa inyo, kaya nagtataka, tatlo yung muna. Yun ang ako. Dapat isa lang. In the future po. Nahihirap ka. Kagaya ni Ginespalo. Diyan nakalagay doon, ano yun, accredited by the year. Pwede siyang mag-ano. Parang kung ang gagawin namin for business na lang, kasi yung... Kaya dito, kagawin sila. Kagawin, hindi alam ni Kapitan, hindi sila makakapag. Opo. Kailangan mayroong ano, pagnayan. Iisa lang talaga yung... Oh. Eh kung lahat sila, boss. Kung tayo, magkakagulo. Ha? Ganun lang yan. Kami, boss namin ang Mio.
habang... Ang hirap nito sa akin, ganiwa, ginawa nila kahit may ginagawa ng mito. Dahil kailangan malamig yun, mariyano mo. Yan ang kailangan yung gamit. Okay. IR thermometer po. May ibang concern po? May other concern. Other concerns? May pinapatanong ko ba si Jess? Si Jess ah, nagano rin po na doon. Nagpunta po naman yung sitio. Kasama-sama namin, kaya lang may lakad siya doon sa sitio. Ikaw muna doon muna. Sabi ko, mahala na kayo. Dahil dami mga Koreano, makalano, hindi ka sa ulo. Sobra po. Madami pa rin po matitigas ang ulo. Dahil dami yung mayroon gawa sa dyan, nagbakasyon lang, mababak yun. Hindi ba yung pangalan mga... yung mga bahay na pinapaupan ko? Airbnb po, transfer. Yung mga transfer. Oo. Ay, hindi na po allowed yun ngayon. Wala na po. Hindi po pwede yun. Punta ka sa Baguio, kung tatanggapin ka ng gano'n. Oo nga po, hindi na. So, lahat po hindi po. Sabi ko, maala silang madali. Okay. Maala silang madali. Ha? Dahil lang inahawin natin yun, matay lang ito. Siguro, dito sa passes na ibibigay natin, dalawa. Dapat yung isa, optional, not necessarily. Kasi halimbawa, for the health worker o para doon sa mga nagtatrabaho, kasi kung isa lang per household, eh siyempre kung dala na ng tatay na nagkatrabaho, wala na silang mga kasi mas maganda, ma-house to house din dahil sila sa case 1. Aalamin natin, may nagtatrabaho ba ditong health worker, sundalo, or ano. So, kasi pwede issue ka hindi, yung mga sundalo sila man, ano sila? Anytime. Ay, huwag na sila bigyan ng ID. Yung ID lang nila, na pinagigla. Okay. So, health worker lang po. Pero ako sa inyo, isa lang. At parang mas maliit. Kasi yung isa, kasi lang nalabas. Kasi pag umili niya, pwede siyang mamili. Oo. Ng pagkain. At may mga situation na inahatid yung asawa eh. Oo. Mga ganun. At saka walang trabaho. Yes. May iba. Ang mga ano lang, yung mga... call center. Call center. Actually, friends, yung call center po, yung gusto magtrabaho, naka-in-house na sa oo, oh, in-house na. 1 month. Ganun na, so, wala silang reason na sabihin na call center kami. Kasi yung Sutherland, implemented yung mga iba, isang una lang, I-Core. Gabi. Yung mga iba sa internet, kung sila naman nagamit nila. Work at home na lang. Work at home. Okay. So yun yun. Yung iba talaga kung gusto mo, hindi ka nakaalis sa trabaho. Ang pinaka-ano lang dyan, critical. Kaya ginagawa yung lockdown. Sila ko ang kapitala. Gatang guys. Yung lockdown. Kaya iniingatan yun para hindi makapasok yung virus sa atin. Dahil sa atin wala pa. Hindi nila may spread. Dahil ngayon wala pa tayo eh. Wala pa nga. Pag may spread na siya isang lugar doon, kakalap ngayon. Yan ang iniwas na kaya lockdown. Kasi nga ni Medical City, babala ka, hindi ang alis ko. Kasi meron silang apat na under investigation. Good. Lalo na sa DECA. Sabi nga ni Mayor sa akin. Ano pa, ikaw doon? Atap na. Okay sila nga. Maganda. Kami nga nag-ano, nag-gagaya sa kanila. Dahil napaka-ipig na, makikita mo yung ano. So, yung nakikipag-away minsan yung mga nakapulo. Sobra, kasi yung iba, mitigas din po na pulo. Sabi nga, last, ano, tigil na lang yung ginagawa mo. Sabi pa sa Facebook. Dapat, kanya, yung mga tabi ngayon, mag-seminar muna. Ilang araw pa po. Dami nga post eh. At sino pagpapag-seminar? Seminar pa daw. Eh, mga sarap pala kung wala ng mga bilang eh. Bawal na nga yung kumpulan niya.